Hindi ko itatanggi na isa ako sa pumitas ng dahon nito at ginawa kong pamunas. Ikaw kabayan, itatanggi mo ba? Mas maganda pa itong gamitin kaysa sa tissue paper. Dahil may taglay itong anti-fungal at anti-bacterial na saktong-saktong pamunas sa, alam mo na. Ito din ang pinangtatapal namin sa sugat kapag ayaw tumigil ng pagdurugo. Promise, wala pang isang minuto, aampat agad ang pagdurugo sa sugat. Itatapal mo lang ang dinikdik na dahon nito. Sa pag-inom ng nilagang dahon nito, malaki ang posibilidad na gumaling ang sakit sa sis, cervical cancer, mananatiling healthy ang reproductive organ ng mga babae, gamot din ito sa diabetes, vertigo, ulcer, at napapangalagaan niya ang ating puso. Inaalis niya din ang sobrang kolesterol at uric acid sa ating katawan, blood pressure at sobrang sakit ng tiyan. Ang skin infection tulad ng pigsa, pantal, butlig sa balat ay kaya niya din gamutin sa pagpahid ng dinikdik ng dahon nito. Kayang-kaya niyang lunasan ng ubo, sipon, lagnat at makapit na plema sa pag-inom ng nilagang dahon nito. At ang buong halaman, ito ay may taglay ng natural fertilizer. Kaya niyang patabayin ang mga halamang nasa paligid niya. O diba, kamangha-mangha ang kakayanan ng halamang ito? Ikaw kabayan, ano ang karanasan mo sa halamang ito? Itatanggi mo bang isa ka sa pumitas ng dahon ito at ginawang pamunas? Kwento nyo naman sa comment section ang naging love story nyo ng halamang ito. Huwag kalimutan mag-follow at mag-share ng ating video. Isang minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka.